Magandang gabi po sa ating lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Highlander. 40 years old, solo parent ng tatlong anak. OFW sa kasalukuyan dito sa bansang Lebanon. Aking ikikwento kung ano ang naranasan ko bilang isang OFW dito sa programang ito. Unang alis ko papuntang bansang Dubai para sa pamilya ko sa kakulangan ng pinansyal. Kaya pala ako umalis papuntang Dubai para makatulong sa asawa ko. Pero nang aking pag-alis, doon pala magsisimula ang masakit na pangyayari sa buhay ko. Malapit na akong umuwi nung sinabi sa akin ng ate ko na may ibang kasama ang asawa ko o may ibang kinakasama ang asawa ko. Para akong binagsakan ng gumuhong mundo nang nalaman ko yun. Sobrang iyak ko at ang sakit na nararamdaman ko. 1 week wala ako sa katinuan sa trabaho dahil sa mga nalaman ko. So ayun na nga, nag-decide akong magpaalam sa amo ko at umuwi ako. Pasalamat naman ako dahil maluwag na pinayagan ako ng amo ko na umuwi. Nakauwi ako nang walang nakakalam para ganun mapatunayan ko lahat ng sinabi sa akin ng ate ko. So pagdating ko sa NAIA, lumuwas ako agad papuntang probinsya. Walang nakakalam sa bahay ni Numan. Pagdating ko sa bahay, madaling araw na diretso ako sa bahay. Umatok ako pero ayun, asawa ko yung nagbukas sa akin. At yun na nga, totoo ang lahat ng nalaman ko. Sobrang sakit at iyak ako noon, admin. Pero nakuha ko pa rin ikalma ang sarili ko. Dahil ayaw kong gumawa ng skandalo sa mga panahon na yun. Ang ginawa ko lang, after mahimasmasan, syempre magagalit muna ako nun. Pero nang hinahimasmasan ako, kinausap ko sila ng masinsinan. Yung asawa ko at yung babae niya. Total ganun din naman ang ginawa nila. So binigay ko na ang kalayaan ng asawa ko ng kasama ng babae niya. Sobrang sakit lang dahil makikita mo yung mga anak mong maliliit na wala silang kamalay-malay sa mga nangyayari sa paligid nila. So nag-usap kami para na lang maayos at para sa mga anak namin at magkanya-kanya na kami ng buhay. After nun, kinuha ko yung mga anak ko dahil di ko alam o di ko tiyak kung maganda ba ang trato ng kinakasama ng asawa ko. 5 years old pa lang yung bunso ko noon. Di ko alam kung paano ako magsisimula, lalo na wala akong ina na makakaatabay ko para mag-alaga sa mga anak ko habang wala ako. Kaya sobra kong iyak ko noon dahil di ko alam paano tatayo at magsisimulang muli. Isa sa tatlong anak. So nag-stay ako ng isang buwan noon sa Pilipinas para sa mga anak ko bago uli nag-apply papuntang ibang bansa. Na kahit di ko alam o anong kakaharapin ko o para sa mga anak ko. Lalo na maliliit pa sila, iiwanan ko. So ngayon na iniwan ko yung mga anak ko sa biyanan ko para sila ang mag-alaga habang nasa ibang bansa ako. Nasa bansang Malaysia ako noon, 3 months ako sa amo ko. Kaso di binigay sahod ko at laging sarado ang bahay. Walang cellphone. Kaya ginawa ko, tumakas ako sa amo ko. Ayun, naghanap uli ng ibang trabaho. Gaya ng part-time para ipadala sa mga anak ko. So ayun na nga, nakahanap ako ng trabaho part-time. So 6 months ako cleaner. At cleaner sa kahit mababa ang sahod, pero tiniis ko para lang maipadala sa mga anak ko nun. Hanggang may nag-alok sa akin ng isang trabaho sa casino daw, casino slots machine. So 1,500 RM ang sahod, pwera yung tips na ibibigay sa'yo pag yung customer mo ay swerte.
apat na buwan ako noon sa trabaho ko. So, rotation kami, may panggabi at may pang-araw. Pero ang work na yun ay hindi talaga masasabi mong stable talaga, kumbaga kasi gambling eh. Kaya minsan may pangangamba rin dahil minsan nire-red. Kaso sa laki ng sahod ng konti, kaya nag-stay ako nun. Pagdating ng night shift, kami, naka-duty noon ang kasama kong isang Pinay. Then, sa oras ng hating gabi, so 1 a.m. yun, madaling araw na, di namin inaasahan ang isang pangyayari sa gabing yun. Na-raid ng mga pulis ang lugar kung saan ang casino slots. Na-alarma ang lahat. Lalo na yung pinasok ng mga pulis at mga mataas na opisyal ang pinagtatrabahoan namin. Pinadapa lahat kami, kasama na yung mga customers, pati kami. So, di kami makagalaw sa pagkabigla nun. At hinanapan kami ng passport, especially yung working permit. Nagkataon naman na paso na isang buwan working permit ko. At yung kasama ko naman, ni passport, wala. Dinala kami sa police station nun. Kinaumagahan, pinuntahan kami ng boss namin. Sinabi, baka sakali pwede maayos pa para makalaya kami. Pero bigo yung boss namin dahil ayaw magpaariglo yung mga pulis. O ayaw magpabayad dahil expired na yung working permit ko at no documents yung kasama ko. So, 7 araw kami sa police station na yun habang linilitas ang kaso namin. So, after 14 days, sumarap kami sa hearing na kung saan at malalaman namin kung ilang buwan kami sa pagkakulong. Pagkakulong sa salang walang working permit. So sa akin, dahil may passport ako, 3 months, 20 days. Kasama ko naman, 6 months without documents. Pagkatapos ng hearing na yon, dinala kami sa kulungan na kung saan doon namin tatapusin ng ilang buwan na hatol para sa amin. So ayun na nga, unang gabi sa kulungan, kung saan nagsimula at naranasan namin bilang isang bilanggo sa isang selda lang kung saan doon nandun na lahat. Nandun mga kasamahan mo at iba't ibang lahi nandun. Iba't ibang nationality. So unang gabi halos magdamag humiyak ako noon dahil sa kalagayan namin. Humihiga kami sa kapirasong karton. Walang unan, kumot na parang tila ng harina. Bilangguan na kayo naliligo at iisang palikuran lang. Kakain sa isang kainan na kung tawagin ay boodle bites. Ginagawa dahil sa kadami ng pagkain, hindi mo naman masikmura kasi kung anong klaseng pagkain yun. So no choice ka kundi lunukin mo na lang dahil wala nang iba. So bilang isang bilanggo, gigising ka na madaling araw, 4 a.m. para sa squad ng isang oras. After 1 hour, tulog ulit. So gigising ka ulit ng 6 ng umaga. Lahat para magtrabaho kayo kasi bawat isa sa amin may mga nakatoka dun kung ano-anong trabaho. Araw-araw yun. At pag nagkamali ka pa, papatayuin ka sa kagritnaan ng araw ng isang oras. Ganyan araw-araw kami. Di ko lubos maisip na ganito pala ang mararanasan ko, yung maghimas ng rihas. Pero di ako nawala ng pag-asa at lagi akong nananalangin na lahat na yun ay malalampasan ko. Lalo na may 3 akong anak na umaasa sa akin bilang ina. Dahil ako lang ang nagsusupport sa kanila. Di ko pinalam sa pamilya ko ang mga nangyari sa akin noon. Pagkatapos ng term ko sa bilangguan, diretso kami sa immigration na kung saan waiting kami for deportation. Halos isang buwan din kami doon sa pagtitiis namin kasi habang hinihintay pa yung flight namin. So doon ulit namin naranasan yung mabilad sa araw. So maghapon kami doon sa garden. Kanya-kanya kami, bawat isa sa amin ay may nakatuka. So araw-araw ganun hanggang nakauwi kami sa Pilipinas. Nakauwi ako sa Pinas parang walang nangyari dahil yun na nga, ayaw ko mag-alala yung pamilya ko. So di ako nag-stay ng matagal sa Pilipinas dahil iniisip ko rin yung paano na kami ng mga anak ko. Paano na yung pang-araw-araw namin kung magtatagal pa ako sa Pilipinas.
Kaya nag-apply ako ng libre at walang gastos para makaalis sa ibang bansa. At yun na nga yung dito papuntang Lebanon. So 3 weeks lang kami, nakaalis kami agad. Yun na nga, yung una kong amo dito, di ko kinaya dahil bedridden na, alagain na. Kaya nagpalipat ako ng amo ko. So dito sa kasalukuyan kong amo, isang buwan, dalawang buwan. Kaya't alam kong pangit ang ugali ng amo ko. Nagpatuloy pa rin ako dahil ayaw kong palipat-lipat ng trabaho dahil hangad ko ay makasahod agad para maipadala sa mga anak ko. Pero di ko inaasahan at di ko mahawakan sahod ko dito, ni wifi nga wala. Nagpapabili ako ng SIM card so para magkaroon ako ng internet. So sobrang strictong amo ko pero tiniis ko lahat dahil iniisip ko kung lilipatan naman ako, baka matagalan ako makatapos at makauwi. Kaya kahit anong bunganga ng amo ko tiniis ko, kahit kulang sa pagkain tiniis ko, walang day off, kulang sa pagkain, kubos sa umaga, kubos sa gabi, dahil bihira lang sila sa pagkain, dahil sobrang kuripot ang amo ko. Pero tiniis ko po mga yun. So business load ko muna, nagsimula ako ng lockdown yun, $22.73 nun ang Alpha. Ngayon nasa $40 na. Pero tiniis ko lahat para lang may communication para sa mga anak ko. Tiniis ko lahat para gawin ng tiniis ko lahat ng mga gawain ng amo ko. Kahit sobrang hirap, tiniis ko para sa mga anak ko dahil iisa lang akong bumubuhay sa kanila. Kaya kahit anong hirap, tinitiis ko. So ayun nga, marami pa sanang ikwento ko pero alam ko hindi sapat ng isang notebook sa haba ng talambuhay ko. So sinulat ko lahat muna mula noon, nagsimula ako ng since 2008 hanggang ngayon, pero kwento ko na lang ang yung naranasan ko na hindi ko makakalimutan habang buhay. So ayun admin, maraming salamat sa iyong page na kung saan doon lang namin may ibigkas mga nararamdaman namin na sama ng loob. More power to all admin at sa iyo. Advance happy Valentine's. Maraming maraming pong salamat. Hanggang dito na lang, Highlander. Bye bye.